Joy. Go na dahil naghihintay na ang sorpresa sa iyo ni Lovely. At dahil special ka, Kuya Ramon, may special dish na iluluto sa iyo si Chef Chris. Bakit Kuya Ramon na kahiligan niya po yung may tomato-tomato? Kilig din yung nagluluto sa akin yung kapatid ng mami. Siya yung palagi nagluluto. Parang sarap na sarap ako. Malito. Pampulang sabaw yan ako. Unang-una sa lamesa ni ate ko yan. Kakain na siya. Dito, ala Ramon. Tama yan? Kuya Ramon, hindi lang po yan. Hindi lang nag-iisa ang putahin nyo ngayon dahil meron pa. Oh, wow. Gulay pula! Ang lahat ng 10 ulam na ito, handog para sa'yo ng Yusan Fang Restaurant. Kahit Chinese restaurant to, Kuya Ramon, nagluto sila ng iba pang putahin base sa mga hilig mo tomato and red sauce. May Filipino food, may Chinese food, at saka may Korean food. Magpakasasa ka ngayon sa mga pulang ulam, Ramon. Bawal magdieta. Kuya Ramon, okay lang makikain ako sa'yo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay yes. Lang? Opo, opo. Hindi masama loob mo, Kuya? Hindi, ma'am. Sige po. Kasi mukhang kasama ko mga pagkain mo, okay lang ba? Yes, ma'am. Wow. Sabi ko gano'n. Ito, todo ko na to. Sabi ko gano'n. Especially yung isa, yung ala Ramon na niluto para sa akin. O ano pang hinihintay nyo? Ituloy-tuloy na natin ang day off mo, Kuya Ramon! Yung iniisip ko before is yan. Maging piloto, maging isang fireman. Dentist. Kuya Ramon, yun na nga po, balita namin na gusto niyo raw po maging piloto. Kaya talagang ito pinaghandaan namin sa inyo, talagang magugustuhan niyo po dahil makakasakay po kayo sa aming ultralight. Ayan! Kung ang lipad mo ay 15 minutes, makakaano tayo sa Mount Arayat, sa gilid ng mga Arayat, tapos makakadaan tayo ng Bamban River, yung Lahar, tapos balik dito. Sa 20 minutes naman, mas malayong konti. Ambon! Umpisahan na yan! Safe. Ito ang pinaka-safe na aeroplano sa balat ng lupa. Kalain mo, safe po pala itong walang ano? Wala man, oo, mas safe. Tsaka, gilid. Napakagaan ito. Huwag nga, namumulo siya. Excited. Kinakabahan ko sobra. Okay, ngayon, ilagay mo yung palm mo sa dalawang pedals. Ito ngayon, ang passing. Don't you worry, lovely. Pakitaan mo nga, Ramon. Yung packet siya, nakakatakot. Alam niyang kinakabahan ako. Tapos, tinuruan sa akin yung kaliwa, yung kanan, yung taas, baba. Hanggang sa dumating sa puntong, hindi ko nahawak to. Ikaw na. Tapos yung pababa na kami, sabi niya, alalahin lang kita pero ikaw na. Sa totoo, parang kaya ko pero kung di dahil kay Sir, baka hindi dahil naunahan na ako ng hinaan ng loob, parang gano'n. Kuya! Kuya Ma! Ano gawin niya? Ito muna. Mamaya, tuturuan ko ka mamaya. Alam mo, pag ano, pag ikaw na yung nag-pa-fly, hindi mo na mararamdaman yung takot. Ma'am, handa na po ba kayo? Hindi, handa ko na lang yung sarili ko, pero grabe yung kabako. This is it, lovely! Todo. Yan, good. Sumingin ka doon. Lovely, na-enjoy mo ba ang pagsakay ng ultralights o pagsigaw sa ere? Alam mo ba, dito na ako nakahawak, wala na ako pwedeng palimawakan. Dahil hilig mong kumain, eto pa ang isa naming pa-day off sa'yo. Kaya po nandito po tayo ngayon sa circa 1969 para dito sa ating buffet. O Kuya Ramon, tanong ko lang, kailan itinayo ang circa? 1969? Ay, mali! Mali! Kaya po pala ito tinawag na, na circa 1969 dahil yung ambience po niya is parang 1969 siya.
Bubungad sa kanila ang mga Filipino food gaya ng lechon kawali, patatim, kaldereta, at chicken barbecue. Ang dami! Grabe, ang sarap. Yung pancit, lahat. Yung sisig nila, yung Korean na ginigrill sila doon. Ang sarap, masarap ang ano nila. At yung mga anak ng may-ari, very accommodable sila. Kuya Ramon, nabalitaan ko raw po, pinaglulutuan niyo raw po yung mga anak niyo. Ay, talaga po. So, ano-ano po yung mga putahing niluluto niyo? Halos ganyan din. Lahat din ng mga paborito ko na ano, niluluto ko. Kasi everyday, iba-iba yung niluluto niyo sa amin. Napakaswerte naman ng mga anak mo sa Ramon. Kaya sa day off mo, ikaw naman ang kakain ng kakain. Lulubusin natin ang family bonding sa susunod nating pupuntahan. Kuya Ramon, nabalitaan ko nga po na nung bata rin pala kayo, hindi kayo masyado nakakapasyal dahil sobrang busy ni Mami. Dahil isa siyang legendary prosthetic artist, tama po? Yes, ma'am. Siyempre, hindi natin tatapusin ang araw na to na hindi ka makakapasyal. Andito tayo ngayon sa Villa Alfredo's. Ikutin natin kung anong meron dito. Kasama siyempre ang family at siyempre ako, di ba? Magpapadaig ba ako? Excuse me! Wow. Siyempre magsisimula tayo sa aviary. Huwag kayo umarte, tama ako doon. Ang aviary ay maraming... Ebon! Pagpasok namin doon, akala ko isang ordinaryong mga ibon lang. Pero grabe, ang dami niyang ibon. Tapos, lahat ng mga ibon niya, very friendly siya talaga lahat na hawakan. Nagpapapicture sila ng mama niya. Tapos, merong time na yung isang ibon na hinawakan niya, pumunta sa ulo niya, tinutukoy yung buhok niya. May isa pa raw na babati sa inyo, Kuya Ramon. Oh my God! Oh my God! Gumagalaw! Hawakan ka mo, ha? Ito na! Ito na kinahihintay mo! Ang swimming! Excited ka mag-swimming? Yay! Excited? Yay! Hindi na siya mapakali, kaya Kuya Ramon, ano pang hinihintay natin? Huwag na natin patagalin ito. Tara na! Takbo na! Let's go! Bye! Wave pool, yun. Doon na talagang sumigaw yung apo ko. Talagang mahilig din siya sa tubig tulad ko. O kuya, kayo na yan. Mag-tulad tayo kayo. Sabi kayo, one. Nung nagsalita na si Lovely, parang nadamay ako. Parang na umiina rin yung loob ko. Nung sinabi niya na hindi niya kaya. Talagang hindi niya kaya. Tapos sabi ko, itry na lang natin yung pinakamababa. Sa Cheter po, kasi po, may movie po kami, may libreng popcorn, at saka po unlimited ice haba pong minamasad kayo. Para relate mash sa isang prosthetic artist na gaya ni Kuya Ramon, push natin ang zombie sa pelikula na panonoodin nyo. Actually, ngayon ko lang, naka-experience ng spa na may movie na ganyan. Ngayon ko lang na-experience. Ang sarap ng masahe, parang nang natapos sa ata, parang tulog ako. Parang nakatulog ako sa sarap. Sosyal na dinner naman ang peg natin ngayon, Kuya Ramon, dito sa Piccolo Padre Restaurant. The theme of the restaurant, food-wise, the cuisine, is a third-generation restaurant. My grandfather in Milano, Italy, was the first one to open up Piccolo Padre. Then my mother was also chef. We opened up another Piccolo Padre in Philadelphia.
And now in Angeles City, I opened up the third Piccolo Patria. The theme is about Venice. Naghihintay na kay Kuya Ramon ang Italian dishes na ito gaya ng scallop, crab risotto with talangka and prawns, veal osso buko, furikake salmon at marami pa. Kumain na tayo, nag-dinner tayo sa Italian, yun na, medyo parang sabi nga ni Lovely, social to. So, kailangan ang salita mabagal, hindi na po pwede yung kinikilos kong mabilis at madaldal. Ang sarap! Sa atin, sa Pilipinas, ang tahong ay color green. Alam ko ng kulay ng tahong sa Italy, black. Yung beef siya na parang bulalo na may tomato rin. Na pag ginawa mo, ang lambot-lambot ng ano, ng karne talaga. Meron pa isa, yung potato carbonara na masarap din ang ano niya. Andito tayo ngayon sa Hotel Vanna kung saan kayo magsistay. So, ready na po ba kayo makita yung kwarto nyo? Excited na ba kayo? Tara na, huwag na natin patagalin pa. O, diba? Mula umpisa hanggang dulo ng araw ng pahinga ni Kuya Ramon, talagang espesyal. Ang laki ng bed. Kuya Ramon, try mo naman kung malambot yung kama. Ay, ang sarap. Sarap matulog at magpahinga. Ayahan. Hello, kama. Sa kwarto na binigay na sa amin na titirhan, napakalaki, malinis, maganda. Parang ang dami siyang mga naka-curve dun sa mga kahoy na parang di mo mawari na antique pero mga bagong gawa. Ang ganda ng ano.